sa pabalik, tira natin. Tang ina, kakamatay ko pa tong review-review na to eh. Ayun, mag... So what's up mga kano, isang araw na naman na walang magawa. At last, putya, nakapag-vlog ulit. You know, shit happens sa buhay na medyo kailangan natin intindihin. Kaya medyo naglilo tayo sa social media, lalo na sa YouTube natin. Kaya hindi tayo nakakapag-upload, hindi nakakapag-post, ano mga ganon. Yun, itong video na to, tungkol na to ngayon sa update natin doon sa V-Rubber natin na 110-90-10. Siyempre, hindi tayo pwede maglabas din kasi ng, ano, ng video or ng review ng isang lalo na gulong na hindi natin siyempre gagamitin na matagal. Yun, so basically, hinintay ko siya na mag 1,000 kilometers. So, wait, tingnan natin kung ilan na to. Tinrip A ko yung mula nung kinabit yung ano eh, yung V-Rubber. So, as of now, nagamit ko na yung V-Rubber ng 1,369.7 kilometers. So, pwedeng-pwede na talagang i-review. Although, ang plano ko talaga sa kanya is 1,000 lang dapat. Eh, yun nga. As I've said, shit happens. Ginawa natin yung test nung papunta tayo ng ano, Nueva Ecija. So, ito na. Ito na yung test video. So, ito guys. Andito na tayo sa may bypass road. Ah, nga pala, shout out dun sa ano, sa isang kanoon natin subscriber, Pambalagtas. At nakita niya tayo habang nagpapahinga ako dun sa nagpapahinga kami ni CJ Chinita dun sa may 7-11. Nakakatuwa lang at nakakataba ng puso na dumapit siya sa amin na boss, kayo yung nagbablog, di ba? Tapos nagpapicture siya sa amin, tapos pinicturean din namin siya. Dahil nga, ayan, pinituran namin siya para ma-post din siya dito. Kaya kuya, shoutout, maraming salamat sa support. So ayan, dito tayo sa bypass. So ano yung mga susubukan natin dito? Kasi diba, ang Bergman, pag mabilis ang takbo, dun sa stack natin, nag-wiggle. So ayan, susubukan natin yun dito. Although ngayon, kailangan ko maging mas observant kasi yung harapan natin, stack pa din. So ang kailangan ko ma-observe is yung sa likod lang. Pagdating naman sa motor, nandiyan pa rin yung kasanayan. Siyempre, ililimita mo yung ginagawa mo sa motor ayon sa skills mo. Diba? Huwag kayong gagawa ng isang bagay na alam nyo naman na hindi kaya ng skills nyo. So ito, papasok na tayo dun sa ano, yung sinasabi ko kanina na mahabang kalsada na parang expressway dito. Ito, ayan o. Diba? So dito tayo mag-speed. Bagal talaga pumikap ng bilis. Bigat kasi namin. Okay naman at walang wiggle. So talagang stable. Yun lang naman ang ano ko doon eh. Stability lang naman ang tinitest ko talaga doon. Kaya ako nagmamabilis. So sa stability niya, in high speed, wiggle, wala na. Very good to, very good, very good. So yun, total na dito na rin tayo. Try na rin natin dito. Ito gravel, tapos yung transition from this kind na terrain sa pabalik, tira natin. Tang ina, kakamatay ko pa tong review na to eh. Ayun, maganda yung likod. Ma'am, although mabagal lang kasi ako. Mawiggle yung harap. Harap lang. Loose ano to ha, loose sand na malalaki, loose gravel. Okay naman. Hindi tulad nung sa harap na medyo tawag dito parang may onting dulas. Pero mas mausubukan natin 'to mamaya asfalto kasi sa stack talaga. Ilang beses na nangyari sa akin 'yun na dumudulas talaga eh. At nakakatakot, nakakatanggal ng bayag, promise. Alam ko naranasan niyo rin 'yon mga rider na every time na pag nakakaramdam kayo na dumudulas yung gulong niyo na parang yung itlog niyo napupunta sa leeg nyo. Ganong feeling. A few inches later. So yung mga ganyan no, dito na natin matitest yung sinasabi ko sa inyo na pagkakaiba ng height ng mga kalsada. Kasi dito
Maraming truck dito. Wala kang ibang choice kundi gumilid. Kundi dito ka, oh, yan ang punta mo. Ayan, oh. Tsaka yung mga yan, oh. Yan, mga ganyan. Yan, yan ang mga ganyan sasabi ko. Marami dito yan. So, kung chill rider ka, pwede ka naman sumabay lang sa mga truck. Sa likod, sa kagayang, kagayang ka lang. Pero syempre, hindi mo gagawin yun dahil motor ka eh. Dahil pag nag-traffic dito, tangin na grabe yung traffic. As in traffic talaga. Ito. Ito, yung mga ganito. Ayan, tapos ibabalik ka ng ganyan. Oh. Okay ah. Fairness ah. Ah, okay ah. Pero siguro magte-take effect yung ano niya, yung lapad ng gulong niya eh. Kasi sa 130-70 ko, wala akong problema dito yo. Oh. Mga ganyan dito. Mabilis. Bagal pa nga ito eh. Tapos bigla kang lilipat na ganyan. Sa stock, medyo ano, may slip. Hindi skid ah, slip. Yung medyo nawawala sa grip. Dito okay. Ay, kamamatay ko pa itong test drive na test. Okay naman, oh. Diba? Ah, okay, oh. Ganda ng transition niya from dun sa mas mababang lupa o pavement. Pabalik. Yung harap medyo nawawala. Sa onti lang naman yung harap. Pero yung likod buo, eh. Para ka lang nakahumps. Uy, si ate. Rider, lady rider. Ito pa pala. Ang nagustuhan ko ngayon dito, compare dun sa 130-70, doon, pag lumilipat ako ng ganon, yung mula dito, papabalik dun, may time na sumasayad yung, ano, yung sa drum brake, yung adjacent sa likod ng drum brake. At saka pag nalulubak ako yung mga ganyan, mga ganon lubak, na medyo malalim, tumatama. Ngayon, mula ano kanina, ang dami ko lang dinaan ng lubak. At saka ito mo, ang tataas nung kaninang mga pinaghahampas, pinag-aakitan natin na palipat-lipat ng ano. Hindi ko pa narinig yung ano, yung, ito, malalim to ha. Oh. Dati tumatama na ako dyan. Ito, malalim-lalim to. Oh. Hindi tumatama yung sa drum brake dyan, oh. Yun din ang kinaganda niya kasi tumaas nga. Isang advantage dito, yung 110-90 na to sa 130-70. Nalim-nalim to. Oh. Ayan, yung mga ganyang lalim. Oh. Diba? Ang ganda ng lipat eh. Pero tumatama yan sa 130-70 tsaka sa stock. Tumatama yung drum brake dati. Ngayon hindi. Mula nung kinabit ko yung 110-90 na to, hindi ko pa naranasan na tumama yung adjusta na yon. Yung adjusta ng drum brake na yon. So, good job! Yun siguro yung advantage pag malaki gulong mo. Yun nga, yung hindi natatama yun. So, nandito tayo sa may Pulu Road. Dito natin susubukan yung ano, yung ito. Yung guhit na yan. Magdadaan tayo dyan. Para malaman natin kung nag-wiggle ba siya. Kasi yung stock nag-wiggle dito eh. 130-70, hindi. Ayan, mga lubak. Ayan, mga ganyan. Oh. Okay naman. Dito. So, mas mararamdaman mo to pag babagal ka eh. So, yung nag-wiggle is yung harap. Pero yung likod, wala lang. Wala lang para sa kanya. Pag mabilis ka na, lalong walang nararamdaman sa likod. Pero sa harap, meron pa din. Siguro dahil nga namumove kasi yung ano eh, yung harap natin eh. Naliliko-liko yan eh. Napagalan natin. Ito. So yun, may onting wiggle sa harapan. Pero yung likod talaga, wala. Okay na okay yung likod. So dito na tayo. Papasok. Malapit ka na CJ. Dito na natin mausubukan yung lubak challenge. Tan yan. Ayan. O, diba? O, diba? Napaka-good ng road condition. Diba? Ang pinaka-test natin is yung papasok dung ano nila. Papasok dung farm nila. Ayan. So, ito sa kalsada na to,
Laging tumatama yung ano ko dito, yung sa drum brake. Mabait pa to. Yung papasok ang mas malupit. Ayan, nakikita nyo ba? Oh, di ba? Rich kid. Welcome to Hacienda Gonzales. Oh, di ba? Donya si girl. Donya ka girl. So ayan, diyan yung kalsadang 'yan. Pasok doon hanggang doon sa main house. Ayun. Busit yung kalsada na 'yan. Bawa, sariling lupa, di makapasok. Welcome, Hacienda Gonzales. Wow. Oh, ayan ah, hasyendera yan. Pero taga-bukas ko lang ng pinto, ng gate. Ayan, bukas na. Ito na. Subukan na natin. Ito lagi tumatama dito yung ano ko eh. Yung sa drum brake. Okay ito ah. Tsaka nag-i-slide. Ito na, ito yung lagi kaming nadudulas eh. Dito. Saan na? Wala na. Ayan, ito pala. Oh, di ba? Oh, ha? Oh, ha? Okay naman ah. So, ayan, dito na kami sa kanilang main house. So, balik na lang ulit mamaya para sa final summary natin. The next day. So yun mga kanoo, so napanood nyo na yung mga na-experience natin sa gulong. So basically, okay yung gulong. Okay para sa akin yung gulong. Okay, ang problema ko lang sa kanya, isa lang naman, na hindi naman concerning para sa lahat. Okay, depende lang talaga sa riding habit mo. Eh yung nga, yung mabagal yung pick up sa overtake, rat-rat, mabagal talaga yung pickup niya. Okay? Tsaka hindi na siya nagka-top speed ng angat na angat. Siyempre, mas malaki na yung gulong. Yun lang naman. So, depende na sa inyo. Okay? Depende na sa inyo yun. May mga, lahat ng gamit sa motor, may mga advantage tsaka disadvantage lang naman. Depende na lang sa inyo kung paano nyo i-weigh in yun. Kung ano ba mas mahalaga sa inyo, yung advantage mo o yung disadvantage, di ba? So, yun. Pero sa tagal ko siyang ginagamit, medyo kinakasanayan mo na rin. Pero pagdating nga lang sa mga kailangan mo yung old habits mo, eh doon mo malalaman na ang bagal talaga. Alam mo yun? Pero kung yun nga, chill rider ka lang, eh okay na okay to. Okay na okay tong gulong na to. Tsaka di mo naman kailangan magmamadali, di ba? Hindi naman kailangan eh. Yun eh, sa personal point of view ko yun. Pero kung talagang titignan mo yung gulong talaga, and okay siya talaga, okay na okay siya, syempre, yun may disadvantage nga lang talaga. Yun is just yun nga lang, yung arangkada nga lang. Kasi nga, pinalaki mo yung gulong. Eh kung yung 110-90 nga, 110-90-10, eh nararamdaman ko na yun. What more yung mga 120-90, di ba? So, yun, nasa inyo naman yun eh. Pero kasasanayan nyo rin eh. Ako to mo, ito. Di ko na rin masyadong pinagpapansin, di ba? Pero syempre kung iisipin nyo yung stability, yung safety nyo, tsaka syempre yung lagi yung sinasabi sa video kanina, tumatama yung center stand at tsaka yung brake, yung adjacent sa brake, di ba? Yun yung mga advantage na, alam mo yun, kasi minsan nakakakaba yung mga ganun eh, pag tumatama yung mga yun. Kala mo may nangyari ng hindi maganda sa motor mo, minsan ikakakos pa yun ng disgrasya. Nasa inyo guys, pero ako sa akin okay na okay itong gulong na to, at maia-advise ko to lalo na sa mga beginner rider at saka sa mga chill rider. Basically naman kasi itong motor natin hindi naman talaga pang ratratan to, pang mga kalmadong tao lang to. Eh, nagkakataon minsan kasi na ako mismo, personally, eh, kailangan ko magmadali. Alam mo yung mga ganon. Eh, yun ang driving habit ko eh. Kanya-kanya tayong driving habit. Kaya nga, pag meron tayong kailangan i-purchase sa motor natin, iisipin nyo rin syempre muna yung riding habits nyo. Nasa inyo lahat yan. Pero kung sa quality at quality din naman ng gulong, okay?
sa based on my experience ha, hindi ko kasi pinangungunahan kayo, pwede nyo na may try eh. Para sa akin, okay na okay yung gulong. Tulad nga sinabi ko, ito, tinan mo. Kinakasanayan ko na siya. Nasanay na ako sa kanya sa arangkada niya sa 1,300 kilometers na ginagamit ko siya. Kinasanayan ko na rin. Medyo hindi na ako naiirita sa kanya. Meron mang isang wala dun sa ano, sa video na ginamit ko siya sa ano, by CIA, is yung wet conditions. Ito masasabi ko, okay din siya sa wet conditions kasi dati, sa stock, lalo sa stock ha, pagbasa yung kalsada, medyo hesitant na akong bumiyahe. Kasi may ano na ako eh, may trauma na ako sa disgrasya sa motor nung nadudulas ako lagi eh. Skydrive pa nun. Kaya na trauma na ako nun eh. Pero nung, alam nyo naman, nung mga nakaraan, di ba, ulan ng ulan, wala. Napatakbo ko siya ng, alam mo yung buo pa rin yung loob ko. Hindi na siya, parang, mas kumpiyansa ka ngayon sa, ano, sa ako ha. Mas kumpiyansa ako ngayon sa kanya. Kasi alam ko nga na, ano siya, okay yung grip ng gulong. Ito kasing B-rubber, ano to eh, nasa middle tool ng hard tsaka soft compound. Okay? So, expect nyo na medyo mas ano siya, mas madali siyang maupod kaysa sa mga normal na gulong. Okay? Pero ako kasi mas pipiliin ko na mas makapit yung gulong ko kahit magpalit ka na magpalit. Kasi safety mo yun eh. Diba? Pera kikitain mo yan, pero buhay mo pag natsambahan ka, men. Tang ina, thank you ka. Diba? Goodbye Earth ka. Pwede kang mag-goodbye Earth nun. pakita ko sa inyo yung gulong. Yung gulong ngayon, kung after 1,300, tiyan natin kung may mga ganun bang significant changes na sa kanya, yung kain. Okay? Mamaya na lang ulit, guys. Ayun na. So, ito ngayon yung after 1,300 plus Odo. Ayun, nakita nyo yung kain. Teka, nakita nyo? Ayan. Okay naman, makapit eh. Ayan o. Nalalaman mo kasi yung goma pag makapit eh. Ayan, pag inawa ka mong ganyan. Ayan, naglilibag. Wala naman siyang physical damage, hindi naman nagbibiyak. Wala pa naman ako nakikita ang biyak sa kanya. So okay, okay pa rin. Okay pa rin. Tubig natin dito sa gulong natin. Okay to, okay to. Depende na lang talaga sa pangangailangan nyo. Pero sobrang okay tong gulong na to. Total, sinabi ko na rin naman sa inyo yung mga naranasan ko, disadvantage. Based dun sa ano ko, tawag dito, riding habits ko. Yun yung akin. Okay? Pero dun sa mga advantage, in general naman yun eh. Pero overall ng gulong, ng B-rubber na to, na 11090, approved to men, approved siya. Magandang klase. Lalo na sa ano, pag umuulan, nga pala, ito yung pinagkakaabalahan ko ng mga nakaraan na wala pa nung medyo hindi ako nagpaparamdam sa social media, sa YouTube. Ayan, uwi shoot ako yake namin ni CJ Chinita. So, yun, sana nakatulong tong video na to mga kanoo sa mga naghahanap ng gulong dyan. So, kung may mga questions kayo regarding dito sa gulong na to, comment nyo lang sa baba. Okay? So, paano mga kanoo? Welcome back to me. Paano mga kanoo, hanggang sa susunod. Kung bago ako pala sa YouTube channel, kung huwag kang magkakalimutan naman, mag-like, share, comment, and subscribe, at hit yun na rin yung notification bell. Okay? Wishy number one. Okay? Ciao!